Huwag kang papatay. Ito ang pang-anim na utos ng Diyos na ipinapangaral naman ng mga pari o sino mang pastor ng isang simbahan. Subalit ang mga kautosang ito ay binaliwala ng isang pari mismo ng isang simbahan noon sa Magalang, Pampanga, at siya ay si Father Juan Severino Malyari. Halika na at ating balikan ang kwento ng isang pari na sa umaga ay nagpapahayag ng mabuting salita ng Diyos, subalit pagsapit ng gabi ay isa palang mamamatay tao. Taong 1809, noong matapos ni Father Severino Malyari ang kanyang kurso sa mataas na Universidad ng Santo Tomas at sa taong ding yun, ay naordinahan siya at kinuha bilang katukatulong ng mga bishop sa bayan ng Gapan, Lubao at Bacolor sa bayan pa rin ng Pampanga. Subalit hindi umano siya naging kontento bilang isang katukatulong lang ng mga pari, kaya naman nagdesisyon siya na mag-apply bilang ganap na para sa ilang mga bayan sa Pampanga. Gusto kasi niya na siya mismo ang mangaral sa mga tao ng mga salita ng Diyos, ngunit sa kasamang palad ay nabigo ito. Subalit makalipas ang ilang taong pag-aantay niya na makamit ang kanyang inaasam-asam na posisyon, ay sa wakas, noong 1816 ay matagumpay na siya naging isang kora paroko sa Magalang, Pampanga. Ayon sa pag-aaral ng ilang mga historians ay si Father Juan Severino Malyari ang kauna-unahang naging kora paroko sa Magalang. At dahil sa ipinapakita niyang kabaitan sa mga tao doon, ay lubos siyang hinangaan at minahal ng maraming tao. Naging maganda rin ang naging samahan niya sa pagitan ng mamamayan at ng simbahan. Lubos na iginagalang noon si Padre Severino dahil sa kanyang kahusayan sa pangangaral, at dahil doon ay tinagurian siya bilang ama ng nasabing bayan. Bukod din kasi sa galing nitong mangaral sa mga salita ng Diyos, ay lalo pang bumilib ang mga tao sa kanya dahil sa husay din ito sa kaligrapi. Itinuturing siya noon bilang pangalawa sa pinakamahusay na pari sa larangan ng kaligrapi dito sa Pilipinas. Ang kaligrapi ay ang kakayahang sumulat ng may kasamang disenyo. Subalit naging lingid noon sa maraming tao na sa likod pala ng kanyang suot na abito at galing sa pangangaral ng mga salita ng Diyos sa araw, sa gabi ay nagmimistula pala itong demonyo na pumapatay ng mga tao. Ilang taon pa lang ang nakakalipas noong magsimulang mangaral si Father Malyari sa lugar mula 1816 hanggang 1826, ay mula noon ay nagsunod-sunod na rin ang naging kaso ng pagpatay, ngunit walang sino mang nakakaalam sa kung sino ang nasa likod nito. Walang sino ang nakakaalam na ang tinagurian nilang ama ng kanilang bayan na siya sanang magtutuwid sa kanilang mga kasalanan ay siya palang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Lubos na nagbigay noon ng takot sa maraming tao ang mga kaganapang ito, dahil sa ang kabuuan na ng mga namamatay ay umabot na sa 57, at wala pa ring tao ang nahuhuli na siyang masasabi bilang responsable sa mga pagpatay. Subalit ganun taman ay hindi naman inaasahan ni Father Malyari ang puntong malalaman ng tao ang kahayupang itinatago niya. Ito ay noong minsang magkasakit siya at hindi siya nakapagmisa ng ilang linggo. Dahil dyan ay may isang pari ang inutosang maging kahalili muna niya o yung pansamantalang papalit muna sa kanya habang siya ay nagpapagaling. Subalit laking gulat ng paring ito noon noong minsang pumasok siya sa kwarto ni Father Malyari. Nanlaki ang mga mata nito noong makita niya ang mga dugong nagkalat sa sahig at mga gamit ng mga taong namatay sa lugar. Dahil sa kanyang mga nasaksihan ay agad na tumawag sa mga otoridad ng pari para maimbestigahan ang mga nakita nito. Hindi nagtagal ay dito na napatunayan na ang pari na nagtuturo sa kanila ng mabuting salita ay siya rin palang kauna-unahang susuway sa ika-anim na utos ng Diyos. Dahil sa kanilang napatunayan ay agad na gumawa ng aksyon ang mga otoridad at agad na hinuli at kinulong si Father Severino Malyari. Dalawang bersyon naman ng kwento noon ang lumabas kung bakit yun nagawa ni Father Malyari. Ang una di umano ay nagawa lang daw niya ang mga bagay na yun dahil sa ang kanyang ina ay kinulamat ang solusyon para magamot ito ay ang pumatay siya ng mga tao. Yung tipong papatay siya at iaalay niya ang mga ito para gumaling ang kanyang ina. Subalit ang pangalawang bersyon ng kwento ang nabigyang linaw sapagkat napatunayan ng mga dalubhasa na mayroon pala siyang sakit sa pag-iisip. At ito marahil ang malaking dahilan upang gawin ni Father Malyari ang mga pagpatay.
kagaya ng nabanggit kanina ay umabot sa 57 ang napas lang ni Father Malyari. Makalipas ang 14 na taong pagkakakulong ni Father Severino Malyari ay napagpasyahan ng mga namumunong Espanyol noon na itaas ang kanyang sentensya at napagpasyahan. Nahatulan siya ng kamatayan dahil sa ginawa na itong karumal-dumal na krimen. Kaagad niyang ibinaba ang kautosang ito at naganap ang pagbitay sa kanya noong taong 1840. Pero ganun pa man ay naging mainit pa rin sa mata ng ilang mga tao ang ginawa kay Father Malyari. Dapat umano ay hindi siya hinatulan ng kamatayan at sa halip ay ipinagamot na lamang siya sapagkat napatunayan naman na may sakit nga ito sa pag-iisip. Ngunit ayon naman sa karamihan ay dapat lang na ibinita siya dahil nga ang ginawa niya ay isang napakalaking kasalanan. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang tama?